Yo mga guy, welcome sa biyahe ni Boo. May hawak na naman tayong gitara, pakape muna. Yan ang tamang pag-inom ng kape. Guitar tips tayo ngayon, 2.3 sa pagkakalala. Baka mali. Tingnan nyo na lang yung mga past episodes no sa guitar tips kung ngayon lang kayo nakapanood. Sa ngayon, meron yatang mga tatlong nanonood nitong guitar tips. Ako, pagka pinapanood ko si Princess, kasi Bimby. Sa Guitar Tips 2.0, isa sa sinabi ko doon na influence ko at naging teacher ko, si Kuya Rio. Ninong ko sa kasalyan. Yeah. Hindi ako sanay na ninong eh. Okay lang po bang Kuya Rio pa rin? Wala akong masyadong footage ni Kuya Rio. Pero search nyo sa YouTube, meron siyang channel. Check nyo na lang doon. Wala akong masyadong footage kasi nung nag-i-start ako mag-gitara o mag-seryoso sa gitara sa Juhia Cubao. Nung panahong yun, 3310 pa lang yung phone ko. So wala akong pang video. Kung ngayon nangyari yun, binibideo ko siya ngayon. Hindi ako ang binibideo ko. Si Kuya Rio, nung una ko siya napanood, nagulat ako. Kasi parang ano yun, naganap ako ng violin sa stage. Sabi ko, saan yung violin? Yung pala gitara niya yun. Ang ginagawa niya sa gitara niya, patay yung volume. Tapos saka niya ipa-black, tapos saka niya tataasan yung volume. Parang ganito. O, diba? Amazing! Hindi lang naman ganun yung pagtugtog niya, no? Marami siyang kayang gawin. Pero isa yun sa main, ano niya eh, technique. At isa yun sa natutunan ko sa kanya. Ginagaya ko rin yan minsan. Sa Guitar Tips 2.0, sinabi ko rin to na na-own ni Kuya Rio yung kanta. Pagdating sa tugtugan, gumagawa siya ng sarili niya. Tapos, mas maganda. Sa pandinig ko, ah, mas maganda kaysa dun sa original. Parang rule natin yan, kailangan sumipra tayo eh. Pero sa amin kasi dun sa Juhia Cubao, ano eh. Minsan nagiging iba yung tunog eh. So, pag ganun ng style ng banda nyo, magbe-base yung ganda ng tunog kung gaano mo kagaling i-own yung kanta. Tapos ayun, Kuya Rio, nakita ko rin parang yung instrument niya na hawak, yung gitarang hawak niya. Hindi lang siya basta gitara na gumagawa ng chords para sa kumakanta. Napapakanta niya yung gitara eh. Siyempre kasi dahil dun sa style niyang swell na tao dito eh. Hindi naman dyan pwedeng hindi ka melodic. Doon nagsimula yung ano ko, masasabi ko kung paano na-develop yung melody sa pagtugtog natin. Yun yung gusto ko ma-share sana sa inyo ngayon. Isang example, medyo mahaba to ha.
para sa akin, ganun yung ano eh, yung melodic style. Yung parang, importante dyan, may dynamics. Siyempre, yun nga, may tono. Yung sa ginawa natin kanina, ang main melody na ginagawa ko dun yung... D minor pentatonic. Doon lang ako naglalaro. Tapos, yun yung unang nota lagi. Yan yung ginawa kong instrumental, sarili kong instrumental. Hintayin nyo sa Spotify. Title niyan, 20. Kung mapapansin nyo doon, hindi laging mabilis yung ginagawa ko. Sinasabi nung iba, di ba? Hindi importante yung mabilis. Maganda yung may pakiramdam, yung tugtog, o yung may tono. Tama rin naman yun, pero ang ano ko doon, importante pa rin yung mabilis. Kailangan pa rin, meron tayong speed. Kasi kailangan din natin yan minsan. Ako, hindi talaga ako naging mabilis. Yung daliri ko, hindi talaga bumilis kahit kailan ng todo. Tinatry ko mag-practice eh. Naniniwala ako na ano eh, meron talaga, kumbaga, kung sa galing, kung galing ang pag-uusapan, meron talaga lumalabas na kahit di mag-practice, magaling na eh. Eh ako, todo practice, pinagpupuyatan ko pa, pero ang dami ko nakita yung, teka, hindi nagpa-practice to, ba't ang galing nito? Pero hindi natin pwedeng gawing excuse yan na kailangan mag-practice pa rin tayo. Meron talaga natural. Parang ito. Hindi ko naman yan pinractice eh. Natural yan. Ayun, yung dynamic. May part na pansin nyo doon, nagsimula ako ng simple lang. Tapos pagdating pa nga nung bridge. Bridge part yun eh, yung... Bumuelo pa ako, huminga pa akong konti. Hininaan ko pa, di ba? Tapos, doon sa latter part nung kanta, tawa ko, latter part nung kanta, gumalito ako. Kinlik ko yung mouse noon, inang yung overdrive. Doon na ako medyo na, kumawala. Yeah, kumawala. Ayun, kung ako magtitip ako, paano ma-develop yung melodic style ng playing, stick ka muna sa major scale, tsaka pentatonic, o minor scale. Yan muna. Marami dyan eh, marami ka makikita dyan sa internet, yung mga modes, yung mga iba't ibang passing scales. Pag na-perfect mo na yung major at minor scale, tsaka mo na ipasok yung ibang mga pangnatutunan. Doon sa ginawa natin kanina, isang beses lang ako kumawala doon sa minor scale. Pumasok ako sa major scale ng F, tapos nag-flat fifth ako. Wala to sa scale ng ano eh. Ng F eh, tsaka ng D minor eh. Yan yung nota na yan. Tapos sa buong kanta, yun, dun lang ako naglagay nun. Kasi minsan, may mga musician kasi talaga na masyadong iniisip, dapat nandito ako sa scale na to, sa mode na to, ito gagawin ko. Minsan pag gano'n, nagtutunog ano siya, guy, nagtutunog. Para sa akin ha, opinion ko ha, parang nag-exercise yung gitarista. Mabilis yung daliri. Maganda yung mga pasok, nasa timing. Pero parang may mali. Maganda yung pinapakanta mo lang yung gitara. Para sa akin, madalas maganda yon. May pakiramdam, pinapakiramdaman mo yung ginagawa mo. Doon mo mas na-express ngayon kasi yung nararamdaman mo, yung naiisip mo, yung gusto mo sabihin sa kanta, sa tinutugtog mo. Doon mo may-express yun eh. Kaya minsan, pati yung mukha mo napapanguwi. Yun, yung mukha scene. Tama yung mukha, mali yung nota. ano pa matitip ko? Balik tayo dun sa guitar tips 1 point something. back to basic. Yung kailangan kabisado mo yung bawat nota nitong buong gitara. Hindi lang yung kung anong nota yung pinipindot mo ha, pati yung tunog na magagawa niya, yung tono na magagawa niya. Huwag ganun. Pero parang ganun. Meron yung mga sinasabayan pa nila ng bibig yung tinutugtog nila, di ba? Hindi ko ganun ka-perfect yung ganun. Pero kahit papano, napipredict ko yung o naramdaman ko yung lalabas ng tunog sa gitara bago ko i-play. Sa ganun kasi, guy, less yun para masintonado ka. Last na matitip ko, mga guy, ito, nakuha ko to kay Kuya Sai. Dati kasi nung nagsisimula ko mag-gitara, kay Kuya Sai, kuya ko, drummer. Dati kasi nung nagsisimula ako mag-gitara, ang pinapakinggan ko lang, mga
rock. Hindi pa nga rock ng rock eh. Ano pa nga, mga emo. emo rock. Tsaka Red Hot Chili Peppers. Yan yung mga tinitira ko noon. Tapos, unti-unti, natutuwa ko makinig ng mga love songs. Tapos yung mga guitar solo ng mga love songs, lalo na nung 90s, 80s, mga ganyang panahon. Ay, naku, hanapin nyo. Yung Bryan Adams, yung gitarista nun, grabe. Tsaka yung mga glam rock. Bon Jovi, nakikinig ako, mga guys. Tapos yung Toto, magaling gitarista niya, si Steve Lukather. Grabe, yan, melodic playing, kung yun ang hanap mo, yan. Melodic, speed, lahat kompleto yan, si Steve Lukather. Siyempre, yung mga sumikat na mga soloista, yan, sila Joe Satriani, sila Van Halen, Steve Vai, Eric Johnson. Siyempre, sa blues, Eric Clapton, John Mayer. Yan, makinig kayo ng mga ganyan, yung may mga melody yung pagtugtog, mga guy. Para sa akin yun ha, marami pang ibang technique. Search lang kayo sa YouTube, madami dyan. Melodic playing, makita yun dyan si Andy Timmons. Pag sinerch nyo yun, idol namin yan. Si Andy Timmons, isa pa yan, ah, grabe na yan. Melodic style playing din yan, guy. Madami pa sana akong gusto i-share, pero hahaba masyado yung video. I-search nyo na lang yan. Marami rin ako nakuha dyan kay Andy Timmons. At sa iba pa. Ayun, sana kahit paano may natutunan ang mga bawat manonood. Salamat sa panonood, sa pakikinig. Like, share, subscribe na. Maraming salamat. Kung may mga comment kayo, comment lang kayo. Alright? See you. Bye, guys.